Magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Nandito naman tayo sa George Sir Vlogs. Pakinggan natin itong video nito at napakagandang balita po para sa mga kapatid natin na manggagawa at saka kasama na rin po yung mga OFW. Ito po good news para sa mga workers, mga manggagawa natin dito sa Pilipinas, pati na yung mga manggagawa dyan sa abroad, mga OFW. O makinig po kayo, napakagandang balita ito para po sa inyo. Yan na. Marcos vows to end Endo. Former Senator and Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said Wednesday that he will end the practice of labor contractualization, also known as end of contract or Endo, if elected. Ito kasi pong Endo, 39 ng administrasyon na to na tapusin, pero hindi po na, no? It's a failure. Hindi po nagawa. And then so, sabi ni Bongbong Marcos, on my term, in my time, I will end, finally end Endo. And that's the reason why, mga kababayan, yung TUCP, Trade Union Congress of the Philippines, with 1.2 million members, now endorsing Bongbong Marcos. Itong TUCP, mga kababayan, dati itong dilawan, ang dating namumuno nito, mga kababayan, si Ernesto, dating Senador Ernesto Herrera. Yeah. Alala ninyo? Pagkita ko yung mukha, mga kababayan, yan o. Nalala ninyo yung mukhang yan? Alay, Nicoricong po. Ang nangyari kasi ganito, to give you a little background. Yung mga manggagawa natin, dati tahimik, in-infiltrate nito mga dilawan. Comes now the, protest. Nilason yung isipan po nila ng mga dilawan, naging anti-Marcos, using the issue on martial law, corruption, yung naririnig ninyo, human rights abuses, including labor rights, ang akala nila, pabor sa kanila yung yung nanggatong sa kanila na mga dilawan. Ang hindi nila alam, it was funded by the oligarchs na gusto nilang guluhin, mga kababayan, yung Pilipinas para po matanggal si Marcos at iluklok si Coricong. Nang maluklok si Coricong na nasa likod mga oligarchs, ayon, siyempre yung policy noon ay magiging pabor sa kanila. Comes now the end of contract policy. Yung contractualization po, ang author niyan, mga nadisiplinoko nila yung mga workers na maging anti-Marcos. Yun pala, trap. Bakit ko nasabi? Ito si Herrera po. Siya ang author ng contractualization. Basahin ko sa inyo. Ally of Coricong. Patay na to. Cory Ally. Ito, report dito ng mamatay si Herrera. Sabi rito, Herrera was an ally of former President Corazon Aquino. He served in the Senate from, inquirer po ito ha, 1987 to 1988. He also held the seat of the 1st District of Bohol in the House of Representatives from 1998 to 2001. Herrera is best known for the 1989 amendment of the labor code that legalized contractualization. Ano mga workers, paloko pa kayo? Kaya nga niya, dito na kami kay Bongbong Marcos. The rest of the workers that are in... Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Ito lang po yung programa
na may sinusuportahan, may kinikilingan, serbisyong totoo lamang. Endorsing the Pinklawan, you have to be educated. Ang mga Pinklawan po, kontra sa inyong ano, interest. Because they're funded by the oligarchs. Yung mga akusasyon noon na si Marcos ay pabor sa mga mayaman, baliktad po yon. Kaya na also yung mga ibagsak, Marcos, ibagsak. Ibagsak ang mga burgis, referring to the oligarchs. Ang hindi alam ng mga workers na ginatungan noon na mag-alsa, ang nasa likod nila, burgis na mismo, para pag nailuklok sa posisyon, yung gusto niyang leader, kampi sa kanila yung mga policy. And it happened, mga kababayan, during the time of Coricom. Ito ang author, oh. Nabi rito. The Ecumenical Institute for Labor, Education and Research, Ecumenical Institute for Labor, Education and Research said, the Herrera Law created the legal grounds for contractual work which cheapened wages and allowed the Secretary of Labor to assume jurisdiction over labor disputes and deploy police and military forces to instruct companies. Alinaw yung window? You see? Nadinggoy po kayo ng mga dilawan? Alam ko ito kasi pati kami po, biktima sa radyo. Nang magsimula po ako sa radyo, panahon pa ni Marcos yon, 1984-85 yata yon, kasi 86 people power, EDSA. Walang contractualization na ganyan. Protected ka. I must know kasi I studied ano, labor laws. Management graduate kasi po ako eh. So may subject na labor law. Protected po. And that is yung batas, mga kababayan, protecting the workers panahon ni Marcos. Pinatalsik ninyo si Marcos. Ano nangyari? Comes the contractualization policy ng author, si Herrera, Senator Herrera, aliado ni Corico. Eh, napaka lina. Ano? Nagpaluko kasi kayo. And until today, sa media po, nangyayari itong ano, contractualization ng mga big networks. After 6 months pa, pag hindi ka nagustuhan, tanggal ka na. Or even 2 years. Sige lang ang renew. Noon kami, sige na ang renew. You are not protected. You see? So ito ngayon ang sabi ni Bongbong Marcos. Tataposin niya ito. Ending Endo was among the unfulfilled campaign promises of President Rodrigo Duterte. Marcos said he will make it happen by prioritizing the passage of the Security Tenure Act. Panahon ng tatay niya kasi may security of tenure, pinakialaman yung mga dilawan. Kasi yung mga dilawan, ang funder po, oligarchs, yung mga may-ari na mga malalaking kumpanya. Paloko kayo uli. Sige. Magpinklawan kayo. Nasa likod ng pinklawan, oligarchs. Kailangan pag-aralan ng husto kung paano ito i-amend na talagang magbibigay protection ito sa ating mga manggagawa para maisabatas ito, sabi po ni Marcos. In a meeting with officials of the Trade Union Congress of the Philippines, TUCP, in Associated Labor Unions, kita ninyo? Nagbalik loob na po yung TUCP. Si Bongbong Marcos ang nagising, napakatagal ninyong natulog. Si Bongbong Marcos ngayon ang sinusuport nila.
In 2019, Duterte vetoed a bill that would give workers security of tenure. Marcos explained that Duterte vetoed the measure for unduly broadening the scope of labor-only contracting, adding the bill should instead be amended to ensure it would protect workers' rights. Kailangang ayusin natin ang ating mga kababayan na pilitang magtrabaho overseas dahil mababa at hindi maayos ang labor conditions dito, sabi po ni Bongbong Marcos. Marcos told TUCP and LAU officials that all agencies dealing with labor sector should be streamlined. I will have to put the layout in detail because the issue has become so involved. Maraming dapat ayusin. Structurally, maraming dapat ayusin. Kita ninyo, malalim si ano? Malalim yung pagkaintindi ni Bongbong Marcos. Si Nanay, may ganitong policy statement si Nanay? Wala. Basta siya, dikit ng dikit lang sa mga Damaso at Madrid Cacao. Ang agenda niya, basta hindi umupo si Bongbong Marcos, walang Marcos na upo sa Malacanang, yun ang agenda niya. Lalaban tayo. He added that he would support the creation of a separate department for migrant workers. The standard bearer of the Partido Federal ng Pilipinas stressed that the end goal should be to make overseas employment merely an option for Filipinos. TUCP Party List Representative Raymond Mendoza lamented that OFWs have to go through an unnecessary tedious process before they can work abroad. Mendoza also the TUCP President, the need to boost the manpower of the Philippine Overseas Employment Administration and Overseas Workers Welfare Administration to better serve the need of 10 million migrant workers. Ang TUCP, mga kababayan, siya ang largest labor group na nag-endorse sa UNITIM. It has 1.2 million members, mga kababayan.